The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating Panginoong Jesucristo ay malalahanin at mapagkalinga sa kanyang mga alagad. Nauna na pong isinugo ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad upang mangaral at magpagaling ng iba't ibang mga sakit, at sila po'y naging matagumpay sa kanilang misyon. Sila'y nagbalik sa ating Panginoong Jesucristo at ibinalita ang mga dakilang bagay na kanilang ginagawa. At dahil sila'y matagumpay, sila'y naging sikat. At alam naman natin kapag isang tao'y sikat, maraming sumusunod. Isang madla, maraming tao ang laging lumalapit sa kanila. Sa sobrang dami, ang banggit sa ating ebanghelyo, halos wala na po silang panahon ni kumain sapagkat lagi silang sinusundan ng mga taong nais makinig at magpagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nakita ng Panginoong Jesucristo ang kanilang kalagayan. Alam niya ang kanilang pagod. Kaya gumawa ng plano ang ating Panginoong Jesucristo na sila'y makapagpahinga. Makikita po natin na sa buhay ng tao, hindi rin po pala maganda yung trabaho ko ng trabaho, halos wala ka ng pahinga. Darating din marahil ang panahon na magkakaroon ka ng tinatawag na burnout. Masyado na nakakapagod. Alam ng ating Panginoon na kailangan natin ng katahimikan sa buhay. Kaya itong plinano niya para sa mga alagad. Sa ating pang-araw-araw na paghahanap buhay, meron pa po ba tayong panahon na tumahimik at manalangin sa Panginoon? Meron pa po bang lugar sa buhay natin ang Panginoong Diyos upang sa ganoon tayo makahingi sa Kanya ng lakas, makahingi tayo ng bagong energy, makahingi tayo ng inspirasyon para sa ganoon ay mas maharap natin na mas mabuti ang ating trabaho? Ako po'y estudyante pa lamang, di ko makalimutan yung aking katikista. Nung high school kami, lagi po niyang sinasabi na sa araw-araw niyang pamumuhay, hindi niya kinalilimutan na unahin ang pagdarasal o ang pagsisimba. Sabi niya, pakiramdam ko, kapag ka ako'y nakapagsimba na, nakapagdasal na, humarap na sa Panginoong Diyos, kalahati ng aking gawain sa buong araw ay tapos na. Yun ang kanyang feeling. Sapagkat nakakuha siya ng kakaibang lakas sa kanyang katahimikan na kasamang Panginoong Diyos. Too much activity is a dangerous thing kapag sobra-sobra na. Pero meron din naman po mga tao na nakikita natin, masama rin naman yung sobrang pahinga. Tayo nagpapahinga upang sa ganoon makapagtrabaho ng mahusay. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kapag sobra naman po yung withdrawal, yung sabi nila sa akin ay panay ka na lamang debosyon, dasal ka na lamang ng dasal, pero wala ka namang ginagawa, bay mukhang masama rin po, hindi ba? Tayo nananalangin, hindi upang umiwas sa ating kapwa, hindi upang umiwas sa ating responsibilidad,
Minsan marinig mo sinasabi lang, panay ka na lamang debosyon, pero wala ka namang ginagawa. Nais natin na tayo magdebosyon upang sa ganoon maipakita natin ng mahusay ang ating pagiging Kristiyano sa pamagitan ng iba yung paglilingkod. So ganito po ang pattern ng ating buhay. Lumalapit sa Panginoong Diyos upang sa ganoon ay humingi ng biyaya at ang biyayang ating natanggap nais nating ibahagi sa iba. Kapag tayo naman ay pagod na sa paglilingkod, inaanyayahan ulit tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya at damhin ang Kanyang presensya. Alam ito ng ating Panginoong Jesucristo, nakita niya to sa Kanyang mga alagad. Kaya sabi niyang ganoon, tayo pupunta doon sa ibayo, sa kabilang pangpang, sasakay kayo sa bangka, mauna na kayo roon, upang sa ganoon, magkaroon kayo ng katahimikan. Subalit nakita po ito ng mga tao, kaya sila'y naglakad, papunta rin sa kabila. Kaya pagdating lang sa ibayo, aba, nauna pa po yung mga taong kanilang iniiwanan upang sila'y makapagpahinga. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po nagalit. No? Sa una'y nakita niyang pangailangan ng kanyang mga alagad, paglipat na sa ibayo, ang nakita naman ng ating Panginoong Jesucristo ay yung pangangailangan ng kanyang mga tupa, yung mga taong labis na nahihirapan sa buhay, ang kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang pagkalinga, doon naman niya naibaling sa mga taong walang humpay na sumusunod sa kanila. Pwede nating masabi na kung ordinaryong tao lamang sana ang ating Panginoon, katulad natin, meron tayong ginawang plano, ako'y magpapahinga, ako'y magbabakasyon, ako'y matutulog. Pero, ayan, wala akong privacy, iniistorbo ko ng mga tao. Maaaring masabi natin, hindi nyo ba kami naiintindihan? Kailangan ko rin ng privacy sa buhay. Pero hindi ganun ang ating Panginoon. Ang nanaig sa Kanya ay yung Kanyang pagkalinga sa Kanyang kapwa. At nakita niya mga tao, waring mga tupa na walang pastol. Ano ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo kapag sinabing tayo yung mga walang pastol? Ang mga tupang walang pastol ay nawawalan po ng direksyon sa buhay. Sinasabi ng mga tupa, malapit na malapit lang po yung kanilang pananaw. No? Kaya kapag sila naglalakad, sunod-sunod sila. Ang nakikita lang nila ata ay yung puwitan nung sinusundan nila. Di lang makita yung malayo. At kapag walang pastol, saan sila patutungo? Dumarating sa buhay natin na kailangan nating gumawa ng mga desisyon. Kung wala tayong gabay, ano mangyayari sa ating mga desisyon sa buhay? Maaring lagi po tayong maliligaw. Kailangan natin ng gabay ng ating mga magulang. Kailangan natin ng gabay ng mga namumuno sa atin, sa ating pamahalaan. Kailangan natin ng gabay ng mga taong nagtatrabaho sa simbahan. Kayo mismo, kung may mga taong under sa inyo, kayo nagbibigay ng gabay. Di po ba't nakakalungkod kapag ka nakakarinig tayo ng komentaryo na ano ba naman itong ating lipunan? Parang wala atang namumuno. Sapagkat tayo nalilito, tayo labis nalulungkot. Maaring sabihin ng ating Panginoon, parang kayo mga tupang walang pastol. Kailangan natin ang gabay ng ating Panginoong Diyos. Lalo na sa mga sandali na kailangan nating gumawa ng pagpapasya sa buhay nito. Ang mga tupa, kailangan din po ng pastulan kung saan sila makakatagpo ng pagkain. Kung walang pagkain, alam natin na ang mga tupa ay mamamatay at yung pastol ang nagdadala sa kanila sa masaganang kainan. Hindi lamang pagkain ng katawan ang ating pangangailangan, kailangan din po natin ng pagkain ng ating espiritu. Kung tayo nabibigatan sa buhay nito,
Di po ba't naghahanap tayo ng inspirasyon? Marami sa atin naghahanap ng motivasyon. Naghahanap tayo ng push, yung taong tutulak sa atin kapag gusto na nating sumuko sa buhay nito. Naghahanap tayo ng taong magbibigay sa atin ng pag-asa kapag waring nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay nito. Naghaharap tayo ng taong makakapitan kapag tayo pinanghihinaan na ng ating pananampalataya. Kaya lumalakas ang ating pananampalataya kapag nakakakita tayo ng tao na sa kabila ng kahirapan sa buhay ay patuloy pa rin kumakapit sa Panginoong Diyos. Kailangan natin ng pastol upang sa ganoon patuloy tayong bigyan ng makakain, hindi lamang ng katawan, kung hindi ng ating espiritu. At ang ating Panginoong Jesucristo laging sinasabi sa atin, lumapit kayo sa akin sapagkat ako ang buhay na tinapay. I am the living bread. Siyang magbibigay sa atin ng makakain upang sa ganoon makatawid tayo sa mga lugar na dapat nating tawarin upang makarating tayo sa ating paroroonan. Kung walang pastol ang mga tupa, siya'y laging nandoroon sa panganib. Alam natin na mayroong banta nung panahon na yun. Ano, mga wild beasts, may banta ng mga magnanakaw, maari silang mahablot, mawala sa kawan, kailangan nilang tagapagtanggol. At ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangako sa atin na tayo hindi niya iiwanan hanggang sa wakas ng panahon. Kasama niya po tayo sa ating paglalakbay. Kung inaalala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad, kung siya'y kumakalinga do sa mga taong may pangangailangan ng panahon na iyon, hanggang sa ating makabagong panahon, ang ating Panginoong Jesucristo, patuloy po kayong inaalala. Patuloy po siyang kumakalinga sa ating lahat. Kailangan po nating patuloy na sumampalataya sa mabuting pastol. Alam natin na kung anumang bagay na ating dinudulog ngayon dito sa manawag, kung anumang bagay ang ating itinataas sa Panginoong Diyos sapagkat tayo'y nabibigatan, lalo na kung waring gusto nating sumuko sa buhay nito, huwag po, sapagkat ang Panginoong Diyos, alam natin na nandiyan po kasama natin. Patuloy po tayong umasa at kumapit sa ating pananampalataya. Panalangin po natin lahat ng ating mga kapatid na nahihirapan sa buhay, lalo na po yung mga may karamdaman, yung mga taong nawawalan na ng kahulugan sa buhay, huwag po tayong susuko. Ang Panginoong Jesucristo ang ating pastol, siya po'y maalalahanin. Patuloy niya po tayong kakalingain.